Around that time, you found the love of your life. 20, you married the most beautiful girl at saka very supportive. Na-meet ko siya as my customer. Customer ko lang siya. Okay? Meron FedEx dati na umaandar at tumatakbo. Ano, but it was very early for me to say the least na yung branch ko is maaga pa. Kumbaga, at a very early age, wala pa akong staff noon, kundi parang iisa lang yata ang staff ko na kamag-anak ko pa. Pero siyempre, pag kamag-anak mo hindi makapasok, sino papasok? Di wala. So ako muna tumao. Then, nung tumao ako, may pumasok ng isang babae. At ang sabi, sir, magkano po ang Canada? Sabi ko, miss, hindi pa ho binibenta. Bumalik kayo sa akin pag binibenta. hindi ho yung magkano ho yung magpapadala ng letter sa Canada. Yung ba ibig mo sabihin? O yun, 1-6 document, sabi kong ganun. So sabi ko, miss, sandali, may hinahabol ka bang time or ano, may pupunta ka ba? Pauwi na ako. Hindi, pwede bang pakibantay muna to kasi wala akong staff. Bantayan mo muna sandali lang, maybe 20 segundo lang, 20 seconds lang or 30 seconds, kalating minuto lang. May kukunin lang ako sa kabila. So, akala niya may kukunin akong dokumento sa kabila ng stall. So, nagbantay siya kasi na feeling ko naman mapagkakatiwalaan yung itsura niya, di ba? So, pumunta ako sa kabila. Hindi niya alam, bumili ako ng dalawang ice cream. Dalawang 20 peso na ice cream. Sabi ko, miss, tag-isa tayo. Sa'yo isa, akin isa. So, nag-ice cream ako. Then, binigay ko sa kanya. Sabi niya, sa akin to? Yes, para sa'yo kasi binantayan mo yung tindahan ko. Ay, thank you. O, ganito. Kunin mo yung kunin ko yung beeper mo or kunin mo yung pager. Yeah, pager, sorry. Kung sakali man na pagpapadala ka na, bibigyan kita ng discount. Okay? Bibigyan kita discount, special discount dahil binantayan mo yung tindahan ko. Nakakatawa. Yan and Jovan. After that, maniwala ka sa hindi, that was around 10 o'clock in the morning. Okay? 10 o'clock in the morning kumatok siya kasi, di ba? Bukas ng mga mall, 10 o'clock, di ba? So, 10 o'clock. 10 o'clock. Now, imagine mo, by 1 o'clock p.m., which is 3 hours from that time, from 10, 11, 12, 1, I was about to go to Japan. I was about to go to Japan. And then maghahanap buhay ulit ako because I have a show in Japan again, so many shows in Japan. And I will stay there for 3 months again. Then on that day, na-meet ko siya, right? After nung na-meet ko siya, maniwala ka't sa hindi, nakalimutan ko na siya. Oh! Ganon? Ang aking mind and heart is nasa Japan na eh, di ba? Target ng buhay ko, di ba? In fact, sa totoo lang, aaminin ko ngayon dito sa show nyo, dito ko lang aaminin to, ha? Wala akong ibang pinag-aminan. I-ready nyo mga ears nyo. Aaminin ko, ha? Tsaka kung nanonood, you can record this. In fact, on that day, nung na-meet ko yung wife ko, I still have a girlfriend in Japan. Na Japanese. So, isipin, nagpahinga lang ako ng 1 week and then babalik ako ulit. Isipin, may girlfriend ako Japanese. Okay? May girlfriend ako Japanese. Kaya, bari sa akin, walang bigat yung day na yon. It's because, para sa akin, it's an ordinary day. May nagbantay. Nag-thank you naman ako. Bumili ako ng ice cream, di ba? So, para sa akin, bawi na lahat. Quits na, di ba? But what happened next was very, very amazing. After three months, lumalanding na yung aeroplano ko, Japanese Airlines, of course, JAL, lumalanding na, nung palanding na sa NAIA, Jan and Jovan, biglang nag-beep yung beeper ko. Wow!
nag-beep, akala ko nga may bomber sa aeroplano. Nung nag-beep yung ano, sabi ko, ah, saan? Hinahanap ko. Kasi yung bulsa kong, yung pantalon ko pala na ginamit na paalis ako from Philippines to Japan 3 months ago was the same pants na ginamit pabalik. Doon yung beeper ko. Na bit-bit ko yung beeper ko. So, nung pinasa ko, nakalagay doon eto. Hi there. Do you still remember me? My name is Mylene. Ako yung nagpanggitahan mo. Wow, ang sweet. Bernardo. So, nung tumawag ako dyan and Jovan, sabi ko, hello, hi, Mylene. Thank you for beeping me, pero pasensya ka na, hindi kita nakikilala at hindi kita naaalala. Sorry, sorry, hindi kita naaalala. Talaga? 3 months ago eh. 3 months ago, hindi ko maalala. Hindi ko maalala. Now, nung minit ko siya, sabi ko, ganito na lang. Magpakita ka sa akin ngayong araw na ito para maalala kita. So, sabi ko, mamaya, mamayang gabi, nasa Cafe Adriati ako, Cafe Adriati ko sa Malate, di ba? And then, pakita ka sa akin, at pag nakita kita, who knows, i-treat kita ulit. So, nagpakita siya sa akin. And then, nakita ko, naalala ko siya, sabi ko, napakamot ka. Paano kaya to? Eh, paano yung girlfriend ko sa Japan? This time, may spark. That time, may spark. Parang, kasi nag-think twice ka eh, di ba? Yeah, so sabi ko, naku, parang mahirapan ako. Parang game show ni, ano ah, game show ni John Knight tsaka ni Kuya Germs ah. Parang, so, yun ang story ako. Yun ang story ako. And the rest is history, di ba? Wow! And you know, friend, every year, sina-celebrate nila yung ano yung anniversary nila, giving her flowers and chocolates. And why is that? I want the people to hear, our live streamer hear that. Why do you do that? And probably they can do that to their wives or husbands eh. Ang ganda nung ano niya, friend, yung prinsipyo niya sa buhay as far as the relationship is concerned eh. Bakit mo ginagawa yon every year? You remember? It's reviving and reliving the day you met her and to show your good appreciation and to show your humbleness na once in your life there was one day na dumating ang tunay na nagsabi ka na bigyan lang ako ng Panginoon ng isang ganito maligayang maligaya na ako. Destiny.